Balikan po natin ang ulat tungkol sa nakatakdang pulong ni Pangulong Aquino at US President Barack Obama. Live mula sa Washington, D.C., nagbabalik si Joseph Morong. Joseph? Kasi kapag nakita na itong si US President Barack Obama at ang ating Presidente si Pangulong Noynoy Aquino ay nasa agenda ng kanilang pag-uusapan ng China. Mangyayari yung meeting ng dalawang leader sa Oval Office mismo, sa loob ng White House, dahil si mismong si President Obama ang nag-imbita sa ating Pangulo na makapagkita. Si US President Barack Obama nag-imbita kay Pangulong Noynoy Aquino na makipagpulong sa White House. Ito ang ika-apat na pulong ni Aquino at Obama, pero ito ang kauna-unahang gaganapin sa Oval Office. Ayon sa palasyo, hindi raw maiiwasan na pag-usapan ng dalawang leader ang issue sa Scarborough Shoal. Pero tila gustong iparating ng palasyo sa China, hindi layo ng pulong na palalain ang tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas. Given the context of what's happening in Bahaw de Masinloc, you cannot avoid discussing that to some degree. Kabilang raw sa posibleng talakayin sa pulong ang pagpapalakas ng Pilipinas nang binubuo nitong minimum defense capability. Bago harapin si Obama, may luncheon din si Aquino kay US Secretary of State Hillary Clinton. Nasa sentro nga ng mga pulong ni Pangulong Aquino dito sa Washington, D.C. ang pagpapalakas ng posisyon ng Pilipinas sa gitna ng isyu sa West Philippine Sea. Kahapon nang ilusad ng US-Philippine Society, grupo na nagtataguyod ng interes ng Amerika at Pilipinas, ginawaran ng Pangulo si US Senator Richard Lugar ng Order of Lakandula na may ranggong supremo. Si Senator Lugar ay miyembro ng US Senate Committee on Foreign Relations at may bahagi sa pagpapasa ng US Senate Resolution na nananawagan sa mas pinaiting na Defense and Security Cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Amerika sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Pero sabi ng Pangulo, "No other country in my part of the world has the same shared history with America or is anchored in the same democratic culture as the Philippines. It is not our intention to embroil the United States in military intervention in our region." Sinabi rin ng Pangulo na kasalukuyan niyang nililinis ang korupsyon sa bansa para sa ANIA level playing field para sa lahat ng mga mamumuhunan sa Pilipinas. Tulad sa London, binanggit ulit ng Pangulo ang pagpapatasik sa pwesto kay Supreme Court Chief Justice Renato Corona. "But of course, focusing on the economy requires a counterpart effort in fighting corruption, which is why I am glad to report the good news extends to our crusade to bring back integrity in government. You must know by now that the Philippine Senate convicted Mr. Renato Corona and removed him from the position of Chief Justice of the Supreme Court." Maikli lamang yung naging pagbisita itong si Pangulong Aquino dito sa Washington na tatlong araw lamang siya dito. No? At mamayang hapon nga ay tutulok na siya papuntang Los Angeles, California. Doon naman ay makikipagkita siya kay Jessica Sanchez. At pagkatapos na ay babalik na agad sa Pilipinas. Sabi ng Pangulo ay gusto niya makabalik bago ang Independence Day celebration natin dyan sa Pilipinas. Jessica? Okay, pero Joseph, nagsalita na si Secretary Hillary Clinton noon no? Na sa alitan natin with China, eh hindi makikialam ang Amerika. Tutulungan lang nila yung ating Navy. Pero kung sakaling magka-lumalaman yung tensyon sa ating pagitan with China, eh hindi naman nila tayo tutulungan daw eh. Meron na tayo, yung Pilipinas at Amerika, no, na may mutual defense treaty. Mm-hmm. At ang may saran na bagong resolution yung US Senate, affirming yung commitment ng Amerika dyan. Pero ang sinasabi dito ngayon ay yung mechanism to help us ay doon pa rin sa ASEAN. Tutulungan tayo ng Amerika doon sa defense capability building natin. Yun yung gusto natin sa minimum credible defense posturing tayo. So yung in terms of equipment pauling our stores ay doon tayo tutulungan ng Amerika under the MDT or Mutual Defense. Even the process is saying naman na hindi natin in-involve directly no? Yung Amerika sa issues of except that ngayon, under dun sa MDT, may obligation yung America to support us in terms of fortifying food our forces. Okay, but I think we should manage expectations at this point, di ba? Na kung wag naman sana magkagera, eh, let's not expect any help coming from America, kahit na ngayon eh parang okay-okay ang relasyon sa pagitan natin, di ba? Mismo mga senators na natin nagsabi, wala tayong maaasahan dyan sa mutual defense treaty na yan. Well, that's some of the opinions ng ilang mga senators natin. But yes, tama ka dun. Let us manage our expectations because we have to understand that U.S. also has interest in China as malaking trade partner
ng Estados Unidos from China at hindi nila yung may sacrifice, no, para lang sa asset. So, ang pinaka-minimum natin na magagawa is to build our defenses sa pinaka-minimum at i-avail yung mga diplomatic channels, the mechanisms that are available to us, like yung United Nations on the laws, or United Nations Convention on the Laws of the Sea. So, a lot of diplomatic efforts have been exerted by our government in resolving this issue. Okay, so in any case, yaman din lang na nandyan na si Pangulong Aquino, eh meron pa ba tayong maaasahan na, let's get direct to the point, na probetsa dito sa Amerika? I didn't get that question, Jessica. Can you okay, repeat again? Okay, yaman din lang na nandyan na si Pangulong Aquino and he's meeting with President Obama, no less, mm-hmm. no? At mukhang maganda naman ang relasyon sa pagitan natin. Eh meron pa ba tayong maaasahan aside from what Secretary Clinton has already stated na wala nga, no? Tutulungan nila ang ating Navy to build it up. But pagdating sa issue with China, eh, they will remain neutral. But ang I suppose ang tanong ko is, other than that, may maaasahan pa ba tayong konkreto just because the president is there? Remember that in April, no, nagkaroon ng 2+2 meeting. That's the meeting between our defense secretary, the United States, at saka yung sa Philippines. I think President Aquino will follow up on that meet. And then ang sinasabi sa amin kahapon, no, ng secretary is that pag-uusapan din yung pagpapaiting ng ugnayan natin sa U.S. So we will find out later on kasi pag meet ng si U.S. President Barack Obama and the President, we are expecting sana no, magkaroon ng joint statement na ipalabas ng dalawang leader. We will find out kung ano yung napag-usapan nila sa meeting. Okay, maraming salamat, Joseph Morong.